hello mga kapamilya kapuso! Welcome back to my channel and this is June. Nagbabalik po muli sa inyong lahat. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung pinost ko sa Facebook, yung how to unlove someone. Marami nagsabi sa atin na hindi mo daw kaya, hindi mo daw kayang hindi pwedeng mahalin ang isang tao. Lalo na mahal mo raw siya. Hindi mo daw kayang kalimutan ang isang tao dahil naging party na siya sa buhay mo. Karamihan sa atin, yun ang mga sinasabi. At meron pa lang nagsabi na kakayanin basta maghanap ng kapalit. Meron din isang nagsabi sa akin na kaya niyang kalimutan pero hindi niya kayang hindi pwedeng mahalin. Sabi niya, marupok siya pero hindi siya martyr. So ngayon, aalamin natin yung limang ways kung paano natin hindi pwedeng mahalin ang isang taong hindi naman tayo mahal. Okay? So, una dyan ay accept the fact that this person doesn't love and need you. Kasi, ang hirap eh. Ang hirap ipagsiksikan mo yung sarili mo sa buhay niya na hindi ka naman gusto. At kung alam mo ng isang linggo nang hindi na siya nagpapadamdam sa'yo, umiwas ka na. Dahil iba na ang meaning niyan. Hindi ka na, hindi ka mahal niyan. Pag napansin mong hindi na pinahahalagahan yung relationship ninyo, mag-desisyon ka na te. Kasi iba na ang kahulugan niyan. Hindi mo kailangan magmamakaawa sa kanya. Hindi mo kailangan lumuhod para hingin yung pagmamahal niya. Kasi ang hirap eh. Kung pipilitin mo yung isang bagay na alam mong hindi para sa'yo, darating sa buhay mo rin o darating din sa punto na ikaw rin ang magsisisi. Dahil alam mo nang hindi kanya kayang mahalin pero pinipilit mo. Maraming ganyan eh. Maraming taong ganyan. Pinipilit yung isang bagay and then pagdating kung mag-away na sila, pilit na isinisiksik, pilit na isasama sa isang usapin, sa isang bagay na pinag-aawayan dahil maalala at maalala yon ang ng isang tao na pinipilit mong kunin na hindi naman para sa'yo. Okay? So, kung ako sa'yo, bitiw na, ibigay mo na siya sa iba dahil yung puso niya ay may nagmamay-ari ng iba. Yung puso mo rin ay may nakalaan ng iba dyan. Matuto lang maghintay. Pangalawa ay find a person with the same problem. Alam kong marami kang kaibigan. Alam kong sa mga kaibigan mo ay nakakaranas din ng tulad ng problema mo ngayon. Meron din sa kanila na naka-experience na ng love failures. Alam kong meron sa kanila. Kailangan mong ikwento rin sa kanila dahil meron silang magandang ipapayo sa'yo. Kasi minsan kailangan din natin hingin yung mga payo nila kung paano nila na-overcome yung situation. Yung tulad ng problem mo ngayon. So, humingi ka ng tulong, ng advice para mabigyan ka ng magandang payo at maka-move on ka agad. Pangatlo, take care of yourself. Ang hirap niyan. Lalo na't mahal na mahal mo yung isang tao. Tapos,
pipilitin mo yung sarili mong magbago. Yan yung pinakamahirap na level. Huwag mong sisirain yung sarili mo. Huwag mong gawin yung mga bagay na hindi mo ginagawa dati. Tulad ng pagiinom ng alak, paninigarilyo. So, iwasan mo yung mga ganyang bagay. Ang dapat na gawin mo ay pwede kang mag-movie house, mag-shopping, bumili ng mga damit, at pwede ka rin magbago ng hairstyle. Keep yourself busy para mabilis mo makalimutan ang isang taong lubos mo minahal. Pang-apat ay distract your attention. Yung pag-distract na attention mo, alam mong mahirap kasi naka-focus na sa sarili mo na siya lang. Pero sa puntong ito, kailangan mong isipin ang mga bagay na kung saan ka nadapa. Ito na yung time na bigyan mo ng pansin at pagtutuunan mo ng maraming oras ang mga pangarap mo sa buhay. Alam kong halos lahat sa atin ay ilang beses nang nadapa sa buhay. Kukunin mo yung point na yon at gawin mong hugot sa buhay mo para ipagpatuloy mo yung mga pangarap mo sa buhay. Titingnan mo yung mga goals and direction mo sa buhay. Yun ang gagawin mo para mapabilis yung paghilom ng sugat mo sa puso. Panghuli, panglima. Don't get angry. Alam ko na halos lahat sa atin ay nakakaranas na ng love failure. Huwag kang magalit sa kanya kasi hindi naman niya kasalanan na hindi ka mahalin eh. Kasi ang hirap ng dinadanas din niya kasi alam niyang nagsasuffer ka din. Alam niyang nahihirapan ka din. Dahil alam niyang mahal na mahal mo siya. Kaya ang hirap lang kasi hindi niya maibigay yung hinihingi mo sa kanya. Hindi niya maibigay yung pagmamahal na gustong-gusto mo sa kanya. Try to wear his shoes. Ang hirap. Ang hirap na pilitin mo yung bagay na hindi naman para sa'yo. Kasi kung ikaw ang nasa situation niya, alam kong hindi mo rin gagawin yan. Alam kong mahihirapan ka din. At hindi mo rin ibibigay sa isang taong pilit na hinihingi yung pagmamahal mo. So, ngayon, ang gagawin mo dyan ay you have to remember na lang yung mga good memories yung dalawa. At mag-smile ka na lang and then continue moving. Continue tumayo ka at with a big smile in your face. At move forward. Kasi lahat tayo ay may pangarap sa buhay. Doon ka muna. Yun muna ang pagbibigyan mo ng pansin. So, ngayon, mahirap pero kailangan. So, yun lamang po at maraming salamat sa panonood. So, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe, like, share, and click the bell notification to notify you for more videos updates. Thank you so much, guys! I love you all!